siya, guys, mga kasari. So, ayan na ang picture. Ready na ang aming tindahan sa panibagong araw. So, ayan siya. Ayan. Kaya nalagyan ko na siya. Kompleto na siya. Tapos, dito. Ayan. Hello guys! Welcome back to my channel! So ayan, maaga tayo nagising. Nagising ako 4:30 kasi nagpalitan na kami ng schedule ng mister ko. Bali siya yung nagising kagabi kasi nag 24 hours kami dito sa tindahan namin. So siya yung nagbantay kagabi tapos ako na naman yung papalit sa kanya. Shifting na kami ng oras ng pag-duty. So, ako ngayon ang naka-duty. So, samahan nyo ako guys sa aking morning routine. 4:30 or minsan ay 3 a.m. ay gising na ako para palit kami ng oras ng shifting ng aking mister. So, ayan, medyo madilim pa kasi yung ilaw na ginagamit ko, dito lang yung sa kusina namin. Tapos yung dito, kasi sobrang liwanag ng ilaw, so patay siya. Tapos yung nasa labas lang, pero kitang-kita pa rin yung kung ano yung naka-display. So ayan siya. Oh. So ayan sa labas, medyo madilim pa sa labas. Ayan. So ayan siya. So ayan siya sa labas guys. Ayan, makikita mo yung mga taxi driver natin dyan na gising paggabi. So ayan, medyo idlip-idlip sila, nakatambay sila dyan para maghintay ng pasahero. So ayan, madilim pa, ayan, basa yung kalsada kasi umulan kagabi. So ayan, hindi pa masyadong maraming dumadaan na jeep, tsaka yung mga sasakyan dyan sa harapan namin. So ayan guys, samahan nyo ako ngayong umaga na to, sa panibagong umaga dito sa ating Sari store. Ngayon ay duty ko na, bali shift ko na. Shift, parang hospital lang na. So ngayon akin na yung duty ngayong umaga na to. Kasi salita na kami ng mister ko. Ganito yung araw-araw na routine namin. Pero pag umaga talaga ako yung naka duty talaga hanggang 11 a.m. naman yan. Kasi mamaya ay ako naman ay yung magtuturo na sa aking anak. Bali, teacher-teacheran niya ako ngayon. Ganun yung sitwasyon natin ngayon, diba? So, ayan. Ako yung kanyang teacher ngayon. So, ngayong umaga naman, ay hindi naman masyadong talagang sobrang benta. Kasi yung umaga naman na to ay patimpla ng nakape, sigarilyo. Yun na naman yung mabenta. So, actually, kanina pa, hindi ko lang na hindi ako lang nakapag-video mula pa kanina kasi nga ayun, sunod-sunod yung bilihan, pero ngayon medyo ano na, medyo okay na, wala na masyado. So ayan, hindi ko na nakuna ng video, pero pag umaga ito talaga yung mga ganap-ganap. Pag umaga, ang ginagawa ko ay maglalagay na ako ng mga items, mga paninda na wala na sa kanyang sabitan. Kasi ang mister ko naman ay pag sa kanyang duty ay hindi wala na yung time na maglagay, na mag-replenish ng mga item na kulang-kulang dito sa aming tindahan. So, naka-duty niya sa akin ang mag-display ng mga paninda. So, sa kanya ay bantay na lang talaga. Doon na siya nakapokus sa pagbantay, pag-grocery. So, sa akin naman yung pag-display, pag-replenish ng mga kulang-kulang na mga paninda dito sa aming tindahan. So, ayan. So, nakikita ko, kasi kapag gabi, makikita mo, paggabi, mga ganap-ganap dyan ay, syempre, paggabi, ang mabenta natin dyan ay mga alak, at saka mga chicherya natin, yung mga pangpulutan. So, ayan, nakikita ko na siya, na, ayan, nakikita ko na siya sa taas, na bungi-bungi na siya. So, kailangan ko na siyang replenish, lagyan ko na siya ng mga paninda na wala dyan, na mga chicherya, kasi, mamaya, pag umaga, pangit na tingnan kapag may mga bungi-bungi na siya. So, ayan, yun ang talagang inuna ko pag umaga. Naglilinis na ako, nagpupunas na ako, at tinitingnan ko yung mga paninda na wala na sa sabitan. So, yung tinapay ay ubos na. So, mag-deliver na sila mamaya sa akin.
Tuwing umaga yung delivery ng tinapay ko. So, naubos na siya kagabi. So, yun yung advantage niya kasi pag 24 hours yung tindahan mo, na siguradong-sigurado talaga na mauubos yung mga paninda mo. At pagkaumagahan, bago na naman ulit. So, ayan siya. So, sa mga nagtatanong kasi bakit 24 hours kami dito sa amin tinan. So, actually, dito naman ay hindi naman po strict. Dati po ay nag-aalangan kami na mag 24 hours, mag-open ng 24 hours. Pero, meron dito na doon sa looban, nag-to 24 hours siya. At hindi naman siya hindi naman siya pinagsabi ng barangay. Kasi nga, diba, sa panahon ngayon, dito sa amin, okay naman na magbukas ng 24 hours yung sari-sari store. Kasi nga daw, diba, sabi na nila, yung mga frontliners natin, ay wala na silang mabilhan ng mga pagkain nila. Kung alanganin sila, wala na silang mabilhan ng pagkain. So, kahit naman sa sari-sari store, ay pwede silang makakuha ng mga kanyang mga pagkain, mga kape, mga tinapay, so, mga noodles, cup noodles. So, yan, diba, kapag alanganin ko yung mga kunyari yung mga pupunta pala ng duty, mga call center natin, mga drivers natin, mga security guard, pag pumunta ng kanilang duty ay dadaan muna sila dito sa aming tindahan. So meron na kaming maraming suki, mga kapag na duty ay punta na dito, mga sa restaurant na trabaho, dadaan muna dito para bumili ng kanilang mga pagkain kasi nga doon ay hindi sila makapagbili kasi nga 'di ba pag nasa looban ka na ay medyo mahal-mahal na yung presyo 'di ba. So ayan, pag nasa sari-sari store ay presyong pangmasa lang naman tayo. So ayan guys, samahan niyo ako guys sa panibagong umaga na to dito sa aming sari-sari store. So ayan guys, let's go. So ayan guys, flex ko lang tong aming tawag dito, yung thermos dito sa amin. Yung ito ay 3 years na siya. Simula na nag-start kami ng sari-sari store. So, again, nabutas na yung kanyang takip dito sa taas. So, ginawa na namin. Nilagyan namin ng packing tape dito. So, ayan. Hindi pa siya mapalit-palitan. Kasi nga, maganda siya. Itong thermos na to, maganda siya kasi matagal siyang lumamig. Maganda yung ano niya dito, yung init ka ay matagal siyang lumamig. So maganda yung pag natimpla ka ng kape ay sobrang init pa niya kahit matagal na. Mga dyan siguro sa mga 6 hours, mainit pa rin siya. So maganda siya. Kung hindi pa namin siya pinalitan. Actually, bumili na kami ng isa pero hindi kami komportable doon. Hindi pa rin kami komportable. So yan, nilagyan mo lang namin siya ng packing tape dito. So, sayang din naman kasi maganda yung ano niya dito. Maganda yung init ng tubig. So, sayang lang din. So, ayan na muna siya. So, mahal na mahal namin to kasi simula nag-start kami, nandito pa rin siya. So, parang ano siya sa amin, good luck siya sa amin. Pamparami ng customer. So, mahirap pakawalan yung mga bagay-bagay na nagbibigay sa'yo ng pag-asa. Wow, charot lang. So, ayan, diba? So, ganyan talaga pag may mga bagay-bagay ka na importante sa'yo, ayaw mong palitan. So, ayan ba? Diba, hugot yun. Hugot. So, ayan, guys. Guys, ayan. Ayan dito. Yung mga chichirya natin dyan. Nawala na. So, kailangan na natin lagyan.
So, ito na guys. Binipit-putit ko na siya kasi para mamaya pag may bibili ay dampotin ko na lang. Tapos, pag may nagpatimpla ay dampot na lang. Tapos, timpla na. So, ayan guys. Para always ready tayo. So, ayan siya guys, mga kasari. So, ayan ang tsura. Ready-ready na ang aming tintahan sa panibagong araw. So, ayan siya. Oh. Ayan. Ayan, nalagyan ko na siya. Kompleto na siya. Tapos, dito, ayan, nakapagupit na ako. Ayan, nakapagupit na ako ng mga kapi-kapi dyan. So, ayan siya. Ayan. So, ayan sa taas. Kompleto na siya. Ayan, oh. Kompleto na siya dyan sa taas. So, ayan siya guys. So, anong oras pa lang naman ay 5. Magsisix pa lang. So, hintayin ko na lang yung delivery ko ng tinapay. Ano? So, guys, the time check is 6 pa lang. 6:07 ng umaga. So, wala pa. Parang yung aking delivery ng tinapay, hinihintay ko na lang siya. Kasi nung oras na to, dapat dumating na siya. Kasi para pag may bumili, may ititinda ako. Kasi yung natira na lang sa akin ay isang piraso na lang. So, kailangan na niyang dumating. Kasi mamaya, pag may nagbilihan na, tapos wala akong maibenta. So, sayang din. Kasi ito yung tinapay niya. Masarap talaga to. Ito yung binabalik-balikan dito sa amin. Kasi masarap yung tinapay na dinideliver dito sa akin. So, kailangan na niyang dumating. No, ayan. 6 na. Hindi pa rin siya dumating. Kasi, ano kasi malakas yung ulan dito. So, kaya baka na hindi siya na-late siya. Kasi na. Na-late siya kasi nga, diba, umuulan. So, natakot siyang mabasa. So, yan guys, hindi pa siya dumating. So, hinihintay ko na lang siya. Siya na lang hinihintay ko. Tapos, pag dumating siya at nagising itong bunso ko ay ayan na naman siya. Maglalaro lang siya. At tapos, ako na naman ay sa mag-ano naman ako na magsasain na naman ako para sa almusal namin. At magluluto ng ulam. Pagtapos nun ay ayun na naman. Doon naman kami sa lesson ng aking kuya. Doon naman kami, di ba, teacher-teacheran tayo, no. Nakaka-stress pero go-go lang. Nahirapan tayo mag-adjust ngayon pero wala tayong magawa. Go-go lang tayo, no. Ayan. So, ayan guys. Tinapay na lang talaga ang hinihintay ko kasi tapos na ako dito sa aking pag-display sa mga pag-replenish ko ng mga paninda ko dito. Mga kulang-kulang ay na lagyan ko na. Pero yung tinapay na lang talaga ang hinihintay ko. Kasi yun talaga yung umaga ko. Kapag walang tinapay, hindi kumpleto. Kasi wala akong maitinda na tinapay. So, ayan, mga kasari, mga guys, konting tips lang din sa akin, no? Kasi nang sumula kami dito sa aming tindahan, noon pa talaga ay 24/7 na talaga kami. Pero nung nagkaroon tayo ng pandemic, ay ayun nga, nag-adjust tayo, no? Maaga tayo nagsasarado. So, kami ay parang hindi kami nasanay doon. So, pero wala tayong magawa, di ba? So, ngayon naman ay unti-unti namang bumabalik at ngayon,
mga ilang days na kami nag 24 hours dito sa aming tindahan. So parang nakakapanibago at masaya-masaya kami, 'di ba? Parang muling nabuhay yung ano no, nabuhay yung ekonomiya dito sa amin kasi unti-unti na lang binabalik. At yun lang guys, tips ko lang no. Kasi sa atin ng mga sari-sari store ay mahalaga talagang makapagbukas tayo ng tindahan na maaga kasi nga 'di ba? Sabi nga nila, daig pa ng maaga ang masipag. Kasi naman kung maaga tayo gumigising, maaga tayo magbukas ng tindahan. At maaga din naman yung pasok ng biyaya natin sa atin, 'di ba? Kasi sa amin ay nakasanayan na talaga na magbukas ng maaga. At yun nga, minsan ay mahaba pa yung gising namin kaysa naman sa natutulog kami. Pero binabalance din namin, bumabawi-bawi din kami. Minsan-minsan na may time na kailangan matulog ako ng mahaba, kailangan din ng mister ko matulog ng mahaba. So balance-balance na, syempre naman ay kawawa naman yung katawan natin. So syempre may kasama din yung pag-iingat at mga vitamins dyan. So, kailangan natin alagaan yung katawan natin. So sa akin ay sa amin, ganun lang yung schedule namin. Shifting-shifting lang at saka balance lang sa oras. So sa akin, sa amin naman ay yun talagang goal namin na yung tindahan talaga namin ay hindi siya magsarado ng matagal kasi napakasayang po bawat minuto po kasi may pumapasok na biyaya sa atin, pumapasok yung benta sa atin. So kailangan bawat minuto, bawat oras ay mahalaga. So sa amin, kailangan namin magbukas ng maga kasi nga diba daanan siya at maraming tao na dumadaan, mga frontliners natin. So kailangan namin magbukas ng maaga. So huwag tayong tamad-tamaran, diba? Para sa atin din naman yon, yung mga pinaghihirapan natin, pagsisikap natin, para din naman yun sa atin yun. Basta nga sinasabi nila, yung sinasabi ko talaga lagi, sinasabi namin mag-asawa ay, pag may sipag at syaga, may asenso sa buhay talaga. So yun, totoo talaga yun. Kasi yun yung naranasan namin at may mga biyaya naman na unti-unti na namin nararating, mga pangarap namin eh unti-unti naman nararating dahil sa sipag at syaga namin dito sa aming tindahan. Kasi kahit ganito lang siya, no, na mahal namin to, na kahit munting tindahan lang to, sobrang napakahalaga nito sa amin guys. So ayan lang guys yun, sikapin at magpursige tayo sa buhay, no? Kahit anong mga pinagdaanan natin ay go-go lang, di ba? Yung mga hirap, mga pagsubok ay dadaan lang yan. Basta pagsama-sama lang kayo, no? Magtulungan lang kayo ay malalagpasan din natin yan. So, ayan, di ba? Tapos, ito naman sa ating tindahan, advantage to sa atin, guys, na meron tayong ganitong hanap buhay. Talagang malaking tulong talaga dito sa atin. So mas mahalaga talaga na yun nga, 'di ba? Sabi nga ni Kuya AJ na mas mainam na magbukas tayo ng maaga. Maging consistent tayo sa pagbubukas at pagsarado ng ating tindahan. So 'di ba? Kasi malaking factor 'yan pag ano, malaking factor 'yan para parami ka ng customer mo. So ayan guys, so thank you for this day na pagsama nyo sa akin at papanood ng aking mga video. And God bless us all. Thank you for watching. Sana po ay nakatulong po itong mga tips ko, bigay po ako ng inspiration po sa inyo, sa lalong-lalo na sa mga nanonood na gusto pong magsari-sari store. At ito po ay bigay na makapagpa-inspire sa inyo na sa sari-sari store, malaking tulong sa atin. Kaya natin mag-asenso sa sari-sari store. Kahit anong masabihin nila sari-sari store ay hindi ka asenso sa buhay, hindi po yun. Totoo, pag may sipag at syaga, buhay mo ay asenso sa sari-sari store. So yun guys, God bless us all. Mabuhay ang mga sari-sari store owner na maagang gumising para kumayod. Dahil pag maaga kang gumising, maagang biyayang pasok sa iyo. So yun guys, God bless us all and thank you for watching.